Hello guys! Magluluto tayo ngayon ng Bopis. Ito yung mga ingredient. Baga ng baboy na pinakuluan ko at chinap-chap na ng maliliit. Nandiyan ang rino, tomato sauce, bawang, sibuyas, bell pepper, at ang carrot. Tara at simulan na natin ang pagluluto. Igigisa ko na ang bawang. Tsaka ako ilalagay ang sibuyas. At ayan na po, pag medyo golden brown na yung bawang, ilalagay na natin ang baga ng baboy na pinakuluan at hinati at hiniwa-hiwa. Maliliit na cube. Haluin natin lahat. Haluin natin. Sasampusin natin siya ng medyo matagal-tagal para mawala yung lansa ng ano, pinakuluan na baga ng baboy. Ayan, nandito pa yung bay leaves niya nung pinakuluan ko siya kanina. Actually, hindi naman na din kumalan sa gawa ng pinakuluan ko na kanina siya sa bawang, sibuyas na may bay leaves at paminta. Ayoko kasi na may lansa-lansang naaamoy pag kinakain na siya, kaya matagal ko siya isang kutsa siya. Habang sinasakot siya ko siya, lalagyan ko siya ng bechin. Yan, ang pasarap. Nagsakot siya natin ng mga 5 minutes. Dadagdagan natin ngayon ng soy sauce. Sasamahan ko na rin ng bay leaves o dahon ng laurel habang sinasangkot siya ko siya. Lalagyan ko ng kalahating baso ng tubig kasi tuyot na siya. Dadagdagan ko siya ng paminta. Saka ko hahaluin. At eto na yung time na ilalagay ko na yung Del Monte tomato sauce. Yung original lang siya, yung pinakamaliit lang kasi konti lang naman yung lulutuin ko. Bali yung pouch na nilagyan niya, lalagyan ko lang siya ng tubig tsaka ako aalugin para makuha ko pa yung mga natitirang sauce doon sa loob ng pouch. Saka ako hahalu-haluin lang. Haluin ang haluin para magsama-sama yung mga lasa diyan. Tapos tatakpan ko siya para may steamer siya. Mga 2 to 5 minutes po natin siyang tatakpan. After 5 minutes, eto na po yung itsura niya. Ayan po, medyo luto-luto na siya. Isusunod ko na pong ilagay ang carrot at saka ang bell pepper. Pagsasabayin ko na yung carrot at saka bell pepper po. Ayan, lagay lang na ilagay. Saka haluin, pagsamasamahin lang din. Saglit na lang naluto yan kasi mabilis lang maluto yung mga gulay na yan. Yan, ito na po yung last na ilalagay ko, yung reno.
or liver spread. So, nilalas na talaga itong ilalagay kasi luto naman na to. Kunting luto lang to para init lang. Para po mas masarap yung sarsa niya, nilalagyan ko po talaga ng Rino. Hahalo-haloin ko lang po siya para magsama-sama po siya at manikit siya sa mga baga dyan. Sa mga karni na yan. Halo lang ng halo. Kasi paluto na rin naman na yan eh. Dahil masarap sa bopis yung medyo maanghang-anghang, lalagyan ko lang ulit siya ng pamintang durog. Kung maalala nyo kanina, naglagay na ako kanina ng pamintang durog, diba? Dinagdagan ko na naman siya ngayon para medyo maanghang-anghang talaga siya. Pero kung may mga batang kakain, pwede nyo pong bawasan yung pamintang durog. So ito po, titignan na natin siya. Luto na po ang ating bopis. Ito na po yung finished product ng ating bopis. Kainan na! Wow! Ang sarap! Ang sarap!